kapangyarihan ni Thor. Okay guys, so nung part 1, yan pala ang natapos natin doon banda, tapos ito mga haligi. Tuloy natin ang gawa dyan banda, dugtungan na natin yan. Guys, konti lang talaga ang kahoy natin, so magdugtong-dugtong na lang tayo ng mga pinutol natin nung nakaraan. Out of budget tayo guys. Kailangan ko siya gamitan ito guys para hindi siya mabasag, kasi numero 4 ang aking pako na ginagamit, so baka mabasag. Bago ko ito ipako dito, ganyan, lagyan ko muna ito ng kahoy. Yung sinabi ko noong nakaraan na papunta dito para hahawak sa kanya, kasi kung tingnan niya yan, mababaw lang yan ang hukay niyan. Kaya yan siya magalaw-galaw. Guys, tibay na. Hindi na gumagalaw. Haba-haba na ang ating nagawa. So dito naman tayo, itong side na to, papunta dito sa haligi na to. Sinukat ko ng lahat yung forma niya, yung posisyon. Dito ko siya papako lahat ang paharang na ganyan para hindi pagalaw-galaw yung ating mga haligi, no? Gumagalaw yung mga haligi pagka doon mo pinapako. Nakikita niyo to guys, ang hirap niyang ipako kasi may kahoy dito, nababangga yung ating martilyo, no? Habang pinapako natin. Hindi pa tumama ng maayos guys, wala siyang lakas. Nakita niyo, tumagos lang siya. Tumama din sa wakas, pero dalawang pako na nadikwatrong nakalagay dyan. Buti na lang hindi siya nabiyak. Itong dos por dos na to guys, pako natin siya dito sa ilalim, ugat ng puno, para hindi na ito gumalaw. Tibay na siya ngayon, pero mas maganda kung papako natin yan. Talo na yung matibay. So dito na tayo banda. After nito dito, suloy na natin dito. Yan,
Tapos na natin itong dito na linya, guys. Nakikita nyo yan. Ilang araw din yan. Isang week ko yan ginawa ng salitan lang. Pag wala ang trabaho, gawa. Lagay tayo haligi dito, no? Ang ilalagay natin na haligi dito ay medyo malaki-laki. Kasi dito, ilalagay natin yung door, yung pintuan, parang gate niya. Tapos doon nakalagay ang bisagra, so mabibigatan siya pagka may pintuan na. So laliman natin, tingnan natin kung anong nasa ilalim nito, kung mahukay ba natin to ng maayos na malalim. Malalim-lalim na talaga tong nahukay natin dito, no? Sobra 1 feet na yan. Sobra 1 feet, I mean. So, yung ating ginawang haligi, ayan. Yung dulo niya, ginawa kong pointed. Papaluin ko yan ng maso para lalong bumaon. Ayan, tabunan na natin, guys, ng lupa. Pero lagyan natin ng bato. Ito, no? Ayan, mga bato. Inipon ng aking asawa. Matibay yan, guys. Magalaw siya pero matibay siya. Nilagyan ko siya ng breeze dito, guys, para hindi na siya umalog itong dito banda. Matibay na siya kasi kung wala yan, dito aalog to. Pangyarihan ni Thor. Tapos na natin yung tatlong haligi dito na part. Grabe ang pawis ko, guys. Ayun ko kung makita nyo yan, pero pawis yan. Dito na tayo banda mag-start dito sa gilid na to. Guys, wala na akong 2x2 na kahoy at yung pangharang dito, wala na ako. So, ang ginawa, ang gagawin ko ngayon, magdugtong na lang ako ng ganito. Ito ang ilalagay natin doon, banda. So guys, nasukat ko na ang lahat ng ano doon, pati yung taas at baba. Gawin na natin yung kanyang mga barandilya. Cemento, guys, concrete na ilang gamitin natin. Uno y media lang siguro to o dos. Inabutan ako ng dilim, no? Yan yung mga kahoy, pinagtatanggalan ko muna ng pako. So dito tayo. Ayan, kung nakikita nyo yung kahoy dyan sa baba, pagdudugtong-dugtongin ko yan para isang buong salpak siya dyan. So yan, guys, nadilim na. Yan yung dalawang ano na ginawa natin, no? Para yan siya dito. So lagyan na natin siya ng patayo, tapos salpak na natin siya, kabit na natin. Thank you.
So guys, yan na muna ang ating natapos, no? Sa susunod na video siguro gagawin ko yung parang gate niya, yung pintuan. Masyado nang mahaba yung video, so tinutol ko na lang muna, hanggang dyan lang muna. Gagawa din ako ng video na isa pa, na pipinturahan ko yan siya ng enamel na pintura. Para sa siguro makakatulong yun, anti-anay at anti-bukbok, kasi matapang ang amoy ng enamel. Tsaka haluan mo din yun ng gas, mabaho yun para sa mga anay at saka bukbok. At hanggang dyan ang aking video guys, sana ay nagustuhan nyo. Like, dislike, kayo pong bahala. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, sana mag-subscribe kayo sa aking channel guys. Hit nyo rin yung bell icon para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong DIY na video. Meron rin akong isang channel guys, kung mahilig kayo sa motor, check nyo. Nandyan lang sa description sa baba. Subscribe din kayo doon kung gusto nyo. Shoutout po kay Harry Agcol, sabi ni Brillio Trajano, Halo Blocks na lang sir, size 4. Tapos vlog mo sa amin, hihi, pabati naman. Salamat Brillio Trajano sa iyong support sa aking channel. Anga Norwell, Bisaya ako sir, talagang Bisaya, taga Davao. Salamat din Maria Yuki sa iyong support sa aking channel. At sana'y nagustuhan nyo guys. Hanggang sa susunod guys, keep on supporting. Keep safe. Salamat sa inyong support. Hanggang sa susunod kong video guys. Peace.